Oh, Luis, bigyan mo ng pampabuenas muna yan. Yes. Magandang hapon, Wen. Magandang magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa wowoweeee! Yes, ang sarap naman ako po. Oh, mukha naman eh. Di naman kami nagdududa dun eh. Yes. Pwede pong bumate. Sure. Oh, wait lang. Pag-isip. Binabati ko po lahat ng mga kasama ko sa school, sa Masambang Elementary School. Lalo-lalo na sa aking principal, si Sir Pedro J. Nuestro! Yes! Okay, Wen. Sana po, piyagin niyo na ako makapag-transfer ng school. Tsaka sa aking mga magulang. Tsaka sa aking Benel, ang babantay sa aking mga anak, si Jan, at tsaka si Princess Dara. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. At syempre sa aking, sa aking manugang na nasa Japan. Sa... Sino pa? Bandila na. Okay, okay lang po. Okay, gawin? Sige, tuloy mo lang. Sige. Si Ate Flor Delisa po, salamat. Maraming salamat po dahil tinutulungan niyo po kami financially. Sa kanya ng asawa si Takeshi, arigato gozaimasu po. I love you, Tashimashite. May talent? Opo! Anong kakanta? Di ba mo yan pa? Napatingin ako sa ito. Okay, ikaw naman ilang taong ko nang kasal? Going 10 years na po this coming June 14. Kailan eksakto ang anniversary niyo? June 14 po. June 14, going on 10 years. Medyo siyempre, kahit nga para sa ibang mag-asawa, ang 1 year napakahirap niya. Diba niya? Malay ko, di ko alam. Okay nga, pero para kayo umabot ng 10 years? Oo. Survivor po. Talagang, sa usually naman po sa mga relationship, merong ups and downs parati, di po ba? So, nakapag-survive kami kasi very supportive din yung aking asawa. Tsaka ano po siya, taong simbahan din. Malaking bagay po talaga yun. Napalaking siya bagay. Siya po yung nagpupul sa akin, nagli-live sa akin, nagbibigay ng moral support para. Wow! Sige, siguro karapat-dapat na ipakilala mo, nagbumay-ari ng iyong puso. Pinapakilala ko po sa madlang people ang aking asawang patay na patay sa akin, si Mr. Emil David! Hello, Sir Emil. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon. Ang Pokwan ng Sir Luis po. Lagyan po ng G. Lagyan ng yes. G. Pokwang. May G. Pokwang. Kayo naman, ilang letra na lang binawasan nyo pa. Welcome to wowoweeee, sir. Welcome po. Pero tatay natin si Ate Weng. Paano po ba kayo nagkakilala? Co-worker ko po siya. Co-teacher ko po siya. Then sa... one time po ng summer, meron po kami seminar workshop sa isang classroom po. So, syempre, we started with a prayer. Then, lahat kami nakabaw yung heads. Then, all of a sudden, napatingin akong ganun. Nandun siya nakatingin sa akin. Bigla niya akong kinindatan! Uy, kumindat! Masama ang hair ko! Kuya, I mean, pwede pa-sample nga nung kindat na binigay mo. Tingin ka sa camera. Gusto kong kabig-abigahan yung kindat. Paano? Wow naman! Totoo pala yung mga ganyan-ganyan. Nakas nun, ha? Okay. Teka, sa pang, tingin sa camera, Kevin. Sa pang. Alak ka! Pamatay, di po ba? Alak, ang hirap. Okay, pagkatapos ng kindat, anong naging reaction mo? Siyempre po, hindi na, from that day on, hindi na po ako nakatulog. Nakuha ka sa kindat? Ang taray! Oo, nakakayaman sabihin. Nakuha sa kindat? True love talaga yun. Yes, imagine meant to habang be. Nagdadasal, doon nabuo ang kanilang pagmamahalan. Talagang titibay nga ng bongga. Nandun isang dong Diyos, dinaan sa kindat. Pero ano ba ang qualities na nagustuhan niyo sa isa't isa? Siyempre, pagkatapos ng kindat, kailangan niyo makilala muna ang isa't isa. God-fearing po siya, kasi nga po nag-ano siya, nag-acquire siya. Then, conservative din, I thought, pero yung pala... Conservative, pero kinindatang kabang nagdatasal, ha? Taray nun, yung pala, may tinatago rin pala. Magino, pero bastos din pala. Oo. Ano ba? Kaya naman, Kuya Emil, ano ba ang nagustuhan niyo kay Ate Weng? Simple lang po. Miski wala sa off-cam po. Off-cam? Ano to? Off-cam, miski sa camera po, talagang hindi nagbabago yung kagandahan niya para sa akin. Ano pa pumasok sa isip mo, Kuya Emil, nung naisipan mo, bago mo kindatan si Ate Weng, parang ganda nito, makindatan nga. Oh, naniniwala po kasi ako sa yung love at first sight. Nung makita ko siya, talagang hindi ko na pinakawala. Nagpakita na ako ng tunay kong nararamdaman sa pamagitan ng aking mga mata. Nakakamiss yung ganyan, no? Ewan ko sa'yo, Luis. Nakakamiss yung... Meron ka bang ginanyan na? Yes, alam! Kinindatan? Hindi naman, binilatan ko lang. Paano? Hi! Kung ganyan, Luis! Ganyan lang, bakit?
No. Pero syempre, Ate Weng, lahat ng mag-asawa may pinagdaraanan naman. Wala namang perfect relationship kahit sino pang tanungin. Pwede mo bang ma-share sa amin ko nung pinaka-mabigat na yung pinagdaraanan? Oo, yung halos muntik na kayo maghiwalay, mga ganong pangyayari. Mga ano lang naman po, mga maliliit lang na mga bagay, pero nadadaan naman po sa mabuting pag-uusap. And ano yung maliliit na bagay na yun? Siyempre kasi mature ako that time kasi medyo bata pa ako tsaka hindi ko pa talagang totally na-enjoy yung pagiging dalaga ko. Kaya nung mga first few years ng pagsasama namin, talagang parang gusto ko na mag-walk out, gusto ko na mag-give up, ayoko na, parang gano'n ang dating. Yan ang kailangan. Pero dahil nga sa malakas yung character niya, tsaka nga, God-fearing siya. Siya parati nagbibigay sa akin ng moral support. Don't give up nga yung ano niya sa akin team song. Ganda. Don't give up on us, baby. Yung iba yun. Yan ang importante talaga sa isang relasyon, di ba? Ang patience. Akala ko yung love song. Hindi. Pati yung love song kailangan. Pero yung patience ang napaka-importante. Kuya Emil, ano po ang mensahe niyo para kay Ate Weng? Alam ko malaki yung tanda ko sa'yo, pero at least nandiyan ka parati sa akin. Magkaroon man tayo ng malaking problema, hindi tayo bumibitaw at patuloy tayo nagmamahalan sa isa't isa. I love you. Thank Ate Weng, ang iyong mensahe naman para sa iyong napaka-pasensyosong asawa? As they always say, di ba, behind a man's success is a woman, pero behind my success is him, my husband. Ang gandang mensahe mo. Napakaganda mo sa akin. At dahil dyan, mas gaganda pa yan sa kanyang baong talent. Yes, pero bago lahat, mula sa amin lahat dito sa wowoweeee, happy anniversary sa mga dalawa. Happy anniversary sa inyo. Salamat. At sana tumagal pa kayo ng tumagal hanggang sa magsawa na kahit mapagod. Okay. Ito na. Palapakan po natin, Ate Weng! And I dedicate my life to you.